magandang tanghali mga kakalwash at mga kabendo. Bali, ako po mayroong dalawa kong washer. Dati pa rin nasa labas, ipinasok ko po ngayon yung isa. Yan, tapos naglagay na rin ako ng area para pwedeng pagkawas sa loob. So medyo maliit lang po siya. Medyo maliit lang. Pero okay na din po, makapagtyaga na. Mga pan-tricycle, pang-motor lang po, mga bisikleta, ganyan. Pero ang dahilan po ng aking pag-video today, ay para ipakita ko yung aking ginawa dati. Binalot ko po muna ng plastic yung aking plug and play fully automatic foaming tank. Naka-set up na po siya. Hindi ko na kailangan pinturahan kasi hindi man po yan basta-basta kinakalawang totally. Nilagyan ko lang siya ng plastic kasi baka matuluan ng tubig. Baka magkasingaw yung aking washer, baka matuluan pa. So, fully set up na po yan today. Yan po ang kanyang shampoo container. Yan po ang linya niya sa ilalim. Pupunta po yan dito. Yan. Automatic po yan papasok sa tangke. At pati tubig po. Makikita nyo yung tubig. Yan. Automatic din po yan. Papasok din po yan. Pero today po, ginawa ko pong libre ang aking shampoo dito sa loob. Sa labas po may bayad. Pero sa loob po, libre na. Malakas pong loob ko na ilibre. Kasi sa totoo lang po, kung makikita nyo po yung aking yan, shampoo container dito sa isa kong foaming tank, nilagyan ko po yan ng puno ay September 8. October 9 na po ngayon. So kakalahati pa po siya. Ako po mismo naiinip dyan. Naiinip ako sa pagkaubos niyan sa totoo lang. Sa sobrang katipiran. Napakatipid niya pong kumain ng shampoo. So ang kinikita ko po dyan, yan, kasi makikita nyo po, dalawang lagay ako sa loob, isa doon para sa shampoo at isa sa tubig. So base sa mga nakukuha ko buwan-buwan o kaya weekly, pagpalagay na po isang linggo, sa 7 araw po, mahigit 1,000 sa shampoo, mahigit 3,000 sa water, sa washer po. So kumbaga 3:1 ang laban po niya. Kumbaga yun po kagandahan ng aking automatic foaming tank. Nagmumultiply po yung kita kaya sa dati na tubig lang. Kumbaga ako yung kita ko po niya kada linggo ay 3,000 to 5,000 or more. Depende po sa lakas. Pero hindi po siya nababa ng 3,000 kada 7 araw po. So kaya malakas po ang loob ko na ilibre na lang yung shampoo. Kasi naiinip din naman po ako maubos agad. Kumbaga po, ilibre ko man yung shampoo. Kumbaga, isasakripisyo ko yung kita ko sa shampoo, madadagdagan man akong customer. Kasi alam mo naman po yan po, marami ang mahilig sa libre ngayon. So, itetest ko po ngayon yung aking libreng shampoo. So, pinipindot na lang po siya. Kumbaga, ito po, lumang pindutan lang. Nakuha ko lang yung kapakalat-kalat, kaya medyo luma na. Yan. Kada isang pindot po, 1 minute. Pwede rin pong 2 minuto agad. Yan. So, first test ko pa lang po ito. Hindi ko masyado nabalahan yun ng shampoo. Pero okay naman po siya. Yan naman po habang ginagamit, padagdag ng padagdag ang shampoo, kaya walang problema sa papumi ng kusayan. Kaya hindi ko po pinoproblema kung sa unang gamit ko ay hindi masyadong foamy. Pero so far, maganda naman po ngayon. Unang gamit. Isang minuto lang po yan. Yun naman pong iba kasi, sobrang dami naman magbuga ng shampoo. So sa tingin ko naman po, parang talo naman kayo doon. Kumbaga, sapat lang sa 1 motor yung 5 piso, ayos na yun. Kaya malakas po ang loob ko talaga na ilibre na lang yung 5 piso na yun. Yun naman po pati yung shampoo na binibili ko, yan lang po yung galing sa Lazada na 350. Tapos, bago siya maubos, halos 2 buwan po. So, hindi na rin po talo kahit ilibre ko yan. Lalo na kung madadagdagan naman ng customer ko.
Yan po ang kagandahan ng aking fully automatic ha. Plug and play. Plug and play na po yan. Kita nyo po, umiikot yun sa tubig. Ibig sabihin, nagkakarga na po yung tubig niya uli. Kasi nabawasan po. Ganun po yan. Every time mababawasan ng tubig, magkakarga po yan. Lapit po natin para kita nyo. Nagbagalaw. Yan. Yan po ang kagandahan. Yan po aking shampoo. Ako, hindi malam. Halos hindi po nabawasan. Makikita nyo. Ay, gumamit na ako ng isa. Compare nyo po doon sa nauna kanina. Halos hindi po yung nabawasan. Napakatipid po. Sa ngayon po, hindi ko talaga ma-release pa yung presyo. Kasi sa totoo lang, madali po talaga siyang ano eh. Hindi ko po pwede siya basta-basta i-release. Kasi syempre po, madali po siyang makukopya. Kumbaga, ako po talaga nagpakahirap gumawa niyan. Pinag-isipan ng napakatagal, napakalaki ng nagastos ko. Paulit-ulit, trial and error. So, pasensya na po kayo, hindi ko agad may share sa ngayon. Nakakapagbenta po ako niya doon lang sa mga kakilala ko lang. Sa alam ko na hindi nila kukopyahin. Kasi may ilan na po ako nabigyan niyan. So, hindi ko na po ibinibideo kasi ayoko po napupuntahan sila. Yun lamang po, salamat. Please like and subscribe.